isa itong masungi sa mga na-ipipreserve na bahagi ng kagubatan ngayon at nasa 500 klase o uri na ng mga hayop at halaman ang nakikita dito. Kilometer 47 mula sa Manila ay mararating ang Masungi Geo-Reserve sa Baras Rizal kapag dumaan sa sikat na highway na Marilake. Sa bungad pa lang ng park ay sasalubong na sa mga bumibisita sa lugar ang magagandang puno at halaman maging ang mga rock formation. Sir, dito sa Masungi, itong mga bato na ito, saan ito nanggaling at paano na-form ito mga ito? So ito po mga bato na makikita natin sa Masungi ay tinatawag na limestone formations. So ito po ay nabuo 60 million years ago na nakalilipas noong Paleocene Age. Ito po yung panahon kung kailan na-extinct yung dinosaurs at nag-start mabuhay yung mammals dito sa Earth. So ito pong Masungi ay dati siyang nakalubog sa dagat, so underwater po lahat ito. At ito po mga limestone formations natin ay gawa siya sa corals at calcium carbonate. At sa gitna ng mga nagtataasang bato, makikita ang isang pambihirang halaman na isang uri ng cycad o pitogo at may scientific name na Cycas riominiana. Ang klase o uri ng cycad o pitogo na ito ay nakatanim na 75 years old dito sa lugar ng Masungi. Ayon sa mga eksperto, tinawag itong Jurassic plant dahil isa ang halaman na ito sa mga kinakain ng mga dinosaur noong nabubuhay pa sila. Hindi ito namumulaklak o namumunga, kundi isang uri ng coned plant. Itinuturing na rin itong endangered species at dito lang sa Luzon sa Pilipinas matatagpuan. Yung uri ng halaman ito, yung cycad, ay isang uri ng halaman na nabuhay dito sa mundo 350 million years ago pang nakalilipas. Mas nauna pa siyang mabuhay dito sa mundo kaysa sa dinosaurs. Inabutan pa namin ang isang halaman na posibleng isang bagong species ng pungapong na may scientific name na Amorphophallus. Medyo lanta na ito pero ganito ang kanyang larawan kapag kasagsagan ng pagbukadkad ng bulaklak nito. Dahil dito sa Masungi na paprotektahan natin yung mga ganitong klase ng species, magandang indikasyon yon na epektibo yung ginagawa nating konserbasyon at pagprotekta dito sa Masungi at sa Upper Marikina Watershed. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pangangalaga sa 2,700 hectares ng Masungi Geo-Reserve at Watershed. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.